kaprobinsya, lupit tayo. Ito yung gamit natin, oh. Itong Cat Ale, super strong. Yan. 14-in-1. Binigay po ito ni Ma'am Alice at ni Sir John Kibon from Davao. Sa mga gustong makatilaw, silhang kape, or makatikim sa kape na itong Cat Ale. May ifipids po sila. Aliso Marketing. Marami silang mga produkto. Yan. Itong Cat Ale, 14-in-1. Healthy, robusta coffee. Robust muna yung bro di ay. Robust. Aptik ang lawas. Maraming salamat po, Ma'am Alice and Sir Kibod. Mayang adaw niyo di aron. Mayong pagtanaw. Asa mo ko sa ane ron? Asa mo wala dire? Ah, si Kuan? Tantan? Saan kaya si Tantan? Sino yung doors, oh? Oh, dala. Tay, come on. Ah, takot siya. Sit down, sit down, sit down. Bakit ngayon ka lang? Upo siya agad? Naghanap naman siya ng boyfriend. Malapit na rin mabuntis si Yam-Yam. Umikat! May isang ganding aso doon, oh. Nasa kids lang. Yung mga baboy natin dito, oh. Umiyak na sila kasi nakakulong na. Yung isa, makakain na siya ng maayos. Kasi dati po na magkasama lang sila, inaway siya ng isa. Kaya mas mataba yung isa kumpara sa kanya. Inaagawan siya ng pagkain. Pero ngayon, na nahiwalay na sila, wala na ang problema. Yan po ang ating kulungan na kakatapos lang kahapon. Napakatibay po. Yung size na ating kulungan ng baboy mga kaprobinsa ay nasa 12x8. 12 yung pagganon, tapos 8 yung paganyan. At hinati natin sa dalawa, so naging
6x8 yung bawat isang kwarto ating baboy. Tapos yung gastos natin dito ay almost 1,000. Yung almost 1,000, hindi pa yan kasama yung labor. Kasi yung karpintero natin, yung panday, hindi siya tuloy-tuloy nagtrabaho dito. May iba naman tayo pinagawa at natigil naman, tapos lipat naman siya dito. Yung almost 1,000, hindi kasama yung labor at saka hindi kasama yung puste at saka yung dingding. Kasi yung dingding natin, yan po ang mga, wala na yung bayad, parang yan po ang mga retaso or mga excess pag magkatabas tayo ng niyog. Ang naubos natin na yero dito ay nasa 11 pieces. 11 pieces yung nabili natin. Pero yung nagamit natin ay nasa 10 at kalahati lang. Yung size ng ating kulungan ng baboy ay kasing laki lang sa pinagawa natin ng kulungan ng ating baka doon. Yung silungan nila. Tapos, sa siminto, nakaubos kami dito ng 5 sacks at sa buhangin, 20 sacks. Isang sakong siminto para sa poste at 4 na buhangin. Tapos sa flooring, 4 na sakong siminto at 16 na buhangin. Tapos yung gastos natin dyan, hindi pa rin kasama yung graba o mga bato. Kasi hinaluan natin yan ng graba. At dito naman sa atin, marami naman tayong mapupulot na mga bato o graba. May nagsasabi po sa atin na pwede daw gamitin yung buhangin sa ating sapa dito. Sinubukan na po natin yan, na yun po ang ginamit natin, pero hindi siya matibay. Kasi yung buhangin na galing sa ating sapa, parang may halo siyang lupa or bunbun. Kaya pag haluan natin siya ng siminto, hindi siya pulido. Yung flooring napakadali lang mabiak pag yung buhangin sa ating sapa yung gamitin natin. Tapos yung naubos namin itong pangpako ay 6 na kilo. At may isa pang kabila ginamit natin para sa ating puste. Kaya yung gastos natin dito umabot sa almost 1,000. Hindi pa kasama yung labor at hindi pa kasama yung dingding. Pero pag gusto nyo magpagawa, tapos yung gamitin nyo yung sinibit or yung dahon ng niyog, pwede lang yan. Pero ang problema, napakadalit lang masira. Tapos pag may mga manok tayo, kaya-kaya nila yung bubong natin. Mas madaling masira pag may mga alaga tayong manok. Kasi yung mga manok, mahilig yan magkaykay or magkaskas ng mga bubong. Kaya yero ang mga ginamit natin dito sa ating bubong, sa ating mga kulungan. Swerte lang kami dito, medyo mura yung mga niyog dito. Bumili lang tayo ng mga puno na natumba, punong niyog na natumba sa bagyo. Kaya medyo mura lang. Pero pag doon tayo bibili ng mga tinabas na niyog sa lumber yard, napakamahal na. Pero dito sa amin, medyo nakamura kami ng konti. Katulad ng, lalo na yung ating mga poste na ginamit, mga tanim lang natin yan dito, mga nakukuha lang namin kasi round timber lang. Sa mga gustong paggawa ng kulungan ng baboy, medyo mahal po. Or kahit anong kulungan, basta yung materials ay binili natin lahat. Yung kulungan ng ating baboy, yung design natin, kahit ganyan lang, pero malaki pa rin ang gastos natin. Kahit hindi tayo nakabili ng poste, pero medyo malaki pa rin. Lalo na siguro pag yung dingding natin ay pinasiminto natin o hollow blocks yung ginamit natin. Mas lalo pa ang malaki. Kasi may mga area naman, pag wala tayo sa probinsya, na yung mga gamit na kahoy ay binili pa natin sa mga lumber yard, sobrang laki na siguro ng gastos. Pero pag nasa bundok lang tayo, at may mga tanim tayo na kahoy, maka-minus gastos tayo. Yan po, pag mga anak yung mga baboy natin, hayaan lang natin yung mga biik na makagala-gala sa lupa. Kasi may mga kulungan naman ng baboy, may nakikita ako dati, na yung mga biik na bagong panganak pa lang, yung kulungan nila, nilagyan nila ng sako para hindi masyadong malamig, at nilagyan pa nila ng ilaw. Parang katulad ng mga sisiw na manok na bagong pisa pa lang, nilagyan nila ng ilaw yung mga sisiw. At yung ginawa nila, pati baboy, nilagyan din nila yung mga biik. Pero dito sa atin, kung ano ang ginawa natin sa area 1, ganun din ang gagawin natin dito.
na pag may mga biik yung mga baboy natin, hayaan lang na makatakbo sa lupa. Hayaan lang na nasa lupa sila lahat. Hindi natin ilagay sa kulungan. Kasi yung design natin dito, pag may anak na, yung mga biik, malaya sila makapasok labas sa ating kulungan. Pero yung balak namin dito, sanayan namin na lagyan ng tali yung inahing baboy. Para pag masanay na sila, pwede natin silang ipastor sa labas. Yung pag-alaga natin ng baboy dito ay backyard lang. Hindi naman ito malakihan kasi dalawang inahin lang. At ngayon naman, tanggalin namin yung nylon, yung balag sa ating ampalaya. At yung nylon, itago lang namin. Baka mapakinabangan pa natin sa huli. Yung mga kahoy na ginamit nating puste, pwede na gawing pagatong. Laya na. Ini sih kalau berbe, apa? Apa? Bulim-bulim dito sa amin ngayon, oh. So, mas maganda magtrabaho pag walang init. Kumba. Kalau semenok na, silabon na siya, sunugun. Yung nylon naman na kuan. Gamulin sa jo, gamak dako yung balay jo. Taas kayo. Kalito na to ina, kalito tumoy.
yung mga tilapia natin, oh. Mukhang nakulangan sila sa pagkain. Magkuha tayo ng pagkain para sa kanila, yung asula. Yan, oh, lumalapit sila sa atin. Napukhang gutom na gutom sila. Ito na po yung nakuha natin, oh. Maharvest natin ngayon. Marami to para sa ating tilapia. Yan, oh. Buti na lang yung dalawa nating pan, marami ng asula. Tapos pag tilapia lang yung pakainin natin, mukhang kasya naman sa kanila pag dumami yung isang pan. Pero pag yung mga alaga natin na manok, pato, napakadali lang maubos pag yung mga manok at saka pato yung bigyan natin ng asula. Yan po, yung mga nylon natin. Malapit na matanggal lahat. Napakataba ng ating bayabas. 5 puno po yan. Ilagyan natin ng mga dumi ng manok. Dati po, kinain to ng kambing. Sayang sana yung mga balag natin dito. Pero wala kami magawa. Suko na kami sa Ampalaya. Tapos pag may mga activity kami, yung area na to magamit natin. Wala na kami ibang area. So naisipan namin na hindi na namin taniman ulit yung area na to. Para pag may mga occasion kami dito or mga activity, ito yung gawin nating venue. Nasangit na si Kulapo. Nagalit siya. Kinagati yung nylon, oh. Nagapos na siya, oh. Yeah, nagapos, bro. Dili nagapos yung lawas yun. Po, wala po. Mau siya? Mau. Tanggal na yung mga nylon, oh. Yung mga kawayan naman. Pwede pang gatong yan. Ikapayong yun.
Po, natanggal na yung mga kawayan, pusti. Nawa masangin. Mukhang may ulan naman na paparating. Sipog eh. Lagay natin sa area na tinaniman natin ng ampalaya. Ayo bro, gua apa mempraktis sa kes poge. Wah. Sana to? Kah. Subuh kaya tisak yan. Oh. Di. Wah. Ayaw ang pasakay ah. Iya, sila satyan sa lahat ng ito. Si Pugi ang gawin natin cross cutter. Uminit naman oh. At mukhang naawa sa atin yung panahon. Kanina na nagtrabaho pa kami, medyo malamig yung panahon. Pero ngayon oh, init na naman. Yan po si Pugi oh. Siya po ang ginawa nating grass cutter. At natanggal na namin lahat yung mga balag at yung mga kawayan sa kaposti nila. Sayang sana pero wala tayong magawa. Yan. At yung area na to, hindi lang kami magtanim dito. Parang gawin natin to na bakanti. Tapos yung mga damo na yan, hindi lang natin tanggalin. At yung nasa gilid, taniman natin ang mga bulaklak. Yan po ang ating balak sa area na to. Tapos pag gusto tayong magtanim, doon tayo sa kabila magtanim. At doon sa pinagtaniman natin ng mais, may bakante ba doon? Yun po ang trabuhin natin pag may time na kami. Sa ngayon, napaka busy pa namin. May mga activity pa kami sa sunod na linggo. Tapos yung mais namin, ready to harvest na. Hindi pa namin napuntahan. Pag may time na kami or maghanap kami ng tao na siya po ang mag-harvest ng ating mais, bigyan lang natin ng share sa kanyang pag-harvest kung makahanap kami. Pero pag wala, kami lang dito. Yan po mga kaprobinsya, kainan na po. Yan po, may bulad kami
at saka suka. Lauoy. May natira pang baboy. Yan. At saka talong. Adubong talong. Or pinakbit. At may rice tayo. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Pula at saka blo. Yung talong namin, napakarami pang bunga. Kahit hindi na tinanggal yung damo. Bulad. Ano? Bok? Lain kaya yung kulit tao dyan. Okay. Kaya lang sa nuno ka. Ini nga orang basalan ini. Pangat yung mga tuta. Kaso na nila, kabal ko naman. Yan na muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprovinsya. At maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, sa mga solid kaprovinsya, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers, sa lahat na nanonood ngayon. Maraming maraming salamat po. At maraming salamat din sa ating sponsors, Kings Beta Plus Animal Feed Supplement, Panamox Forte, Panamox Couplet, Intenso Plus, Intenso Premium, Worms to Go, and Kings Beta Pit. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Adonis Largo, watching from Sydney. Shoutout kay Lucy Williams, watching from London. Shoutout nina Tita Rose, Resilio, Arthia, watching from Milan, Italy. Greetings from Nilo Bye Bye. Shoutout kay Hernan Ganaan. Happy birthday kay Aliyah Shin Agas. Birthday niya September 3. At shoutout Agas family, Regina family, Ruta family, watching from La Trinidad, Benguet. Shoutout kay Ruel Ibasan, watching from Amlan Negros Oriental. Shoutout kay Paing Espanyola and Ana Espanyola, watching from Caloocan City. Kay Dudong Solamilio Ventura and Irma Hodar Ventura. Greetings from Fortunato Ventura. Shoutout kay Zainuddin Zailon, watching from Cotabato City. Shoutout kay Gloria Trinidad, watching from Mikawayan, Bulacan. Shoutout kay James Milanes, kay Chuna Bregente. Happy birthday kay Ilse Del Valle, watching from Bakersfield, California. Greetings from Kabasag Campos family. Kay Binson Masida, watching from Quezon City. Shoutout kay Lynn Prejulis Vlog, watching from Doha, Qatar. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa inyong lahat. At maraming salamat po. Bye bye.